So yun, what's up mga kapadyak? For today's video ay tuturo ko kung paano ikabit itong Fovno Ghost na crankset. Saka meron pang nangyari sa akin kasi mga kapadyak, bali na doble gastos ako. Kasalanan naman nung seller sa Shopee, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe at pahit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Okay, simulan na natin! So yun nga mga kapadyak, bago ko ituro itong pag-install sa Fovno Ghost na crankset, unbox muna natin itong package na nasa tabi niya. So simulan na natin i-unbox. So i-open na natin to mga kapadyak, papakita ko sa inyo kung ano yung laman. Gaya nung nabanggit ko nga kanina, mali yung napadala sa aking spider adapter para dito sa Fovno Ghost na crankset. Kaya bumili tuloy ako ng direct mount na chainring itong GXP. Ang brand nito is Racework. Napagastos pa tuloy ako ng 2 oras dahil sa pagkakamali ng seller. Though nagsend naman siya ng bago na right na adapter para dito sa Fovno Ghost. Kaso next week pa darating. Eh ang tagal ko pa bago ako makabike ulit kaya bumili na ako ng bago. So pakita ko sa inyo yan. Yan yung mali niyang binigay. Eto. Nakalagay yung Shimano Direct. Bali pang ano to mga kapadyak, pang Shimano 12 speed, pang SLX, yung M6100 yata yun. So yan, kaya hindi ko yan magagamit. Wala, itambak ko na lang yan dito. Pero try ko pa rin, kung merong may kailangan, ibenta ko or pwede rin, ibigay ko na lang. So ito naman yung Promend na pedal. Yan na lang, dahil di pinayagan mag-clits, mumurahin yung Promend pedal muna ang gamitin. So yan, na yan yung mga spacers na kailangan para dito sa crankset. Dapat wala kayong mawala dyan maski isa, dahil kailangan nyo yan lahat. Ikakabit natin yan lahat dun sa crankset. Then kailangan nyo ng allen. So yan mga kapadyak, ituro ko na sa inyo kung paano ikabit itong chainring dito sa mismong crank arm. Bari itong crank arm na to is ito yung sa non-drive side. Ang tawag sa chainring na yan mga kapadyak is GXP chainring or direct mount. Bali, kaya tinawag na direct mount kasi mismong sa crank arm na siya ilalagay. Bali, hindi yung kailangan mo pa ng chainring bolts or yung pang BCD na chainring. So, gaya nga nung sa last video na panood nyo about dito sa pag-unbox ko, nakita nyo na meron akong decas kasi komportable ako na akala ko yun yung adapter na para dito sa Fovno. Kaso, nagkamali eh. Napabili talaga ako ng 2 oras. Pero mas okay naman kasi walang adapter, di mas magaan, mas mahal, mas nadoble nga lang yung gastos ko, yun yung problema. So pag nailapat nyo na ng mabuti yung chainring mga kapadyak, pwede nyo na ikabit yung bolts. Dapat yung paglagay nyo hindi pa ganyan, dapat nasa labas yung tatak. Yan yung tama. Pag nailapat na, pwede nyo na ikabit yung chainring bolts. Sa paglagay mga kapadyak, isa-isa nyo muna ilagay, bali kamayin nyo muna, wag nyo muna gagamitan agad ng tool para hindi nyo masira yung thread. Kasi pag nasira nyo yung thread nyan, mapapabili na kayo ng bagong crankset kasi mahirap umanap ng crank arm ng Fovno. Saka alam ko hindi sila nagbebenta, meron siguro kaso ang hirap hanapin. So pag nailagay nyo na yung tatlong bolts, pwede nyo na siyang higpitan. Bali, tamang higpit lang, huwag nyo munang higpitan ng sagad, higpitan nyo muna yung tatlo. Kapag okay na yung paghigpit, pwede nyo na silang sagarin isa-isa para hindi nyo talaga masira yung thread. After nyo mahigpitan yung mga bolts, lipat na tayo dito, ilagay na natin yung spacer na to, itong dalawang to. Bali, ilalagay natin to dun sa panghigpit natin mamaya dun sa allen. Yan, lagay nyo lang siya dyan. Kailangan talaga tong spacers na to. Ganyan lang yan kadali. After nyo ilagay, lipat na tayo dito sa pagkabit naman ng bottom bracket. Bali, una nyong gawin kung
kakakalas nyo lang ng bottom bracket or crankset mismo sa frame nyo, mas maganda na linisan nyo muna siya mga kapadyak. Kasi yung grasa na nakalagay dyan, natuyo na. Bali yung mga grasang tuyo, nakalagay siya mismo dun sa tread. Kaya kailangan nyong linisan ng mabuti. Wala kasi akong gas eh, kaya ang ginamit ko na lang is degreaser. Effective naman, natatanggal naman. Pero kailangan nyo nga lang kutkutin talaga ng madiin para matanggal yung mga laman. Kasi pag hindi nyo natanggalin mga kapadyak, sasabit yun sa tread nung bottom bracket nyo, masisiraan nyo yung tread, bali babanking siya, ganun. So ang gagamitin natin grasa dito naman is yung high temp grease. Una, lagyan natin yung tread ng frame. Nasa sa inyo kung gaano karami, pero mas maganda kung medyo onti lang mga kapadyak, kasi importante dumulas yung pag-threadan natin. Kasi lalagyan nyo rin naman ng grasa mamaya sa bottom bracket eh. Kaya okay lang yan. Tapos hanapin nyo kung nasan yung left at saka right. Nakalagay naman dyan sa bottom bracket. Bali, sukatin nyo rin mga kapadyak kung ilang spacers yung kailangan nyo. Kasi yung spacers na included dito sa bottom bracket is tatlo. Pero ang kailangan ko lang is isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yun lang ilalagay ko. Yun lang yung sakto rin dito sa frame ko. So, dahil nga nalagyan na natin ng grasa yung tread nung bottom bracket, una nating ikakabit is itong nasa left or sa non-drive side. Ang pagkabit nito mga kapadyak is clockwise and ang pangbaklas is counterclockwise. Bali, kapag ikakabit nyo siya, gamitan nyo muna siya ng kamay, huwag nyo muna siyang gagamitan ng tools. Hanggat sa hindi nyo na kaya siyang itulak, yun, pwede nyo na siyang gamitan ng tools. Hanggat kaya nyong idiin mga kapadyak, idiin nyo kasi mas okay kapag madiin para walang lagitik. Yung nakakainis kapag nagpapadyak kayo. O, lipat na tayo dito sa kabila, ganun ulit, lagyan lang grasa yung sa tread. Huwag kakalimutan nilagay yung spacers kasi pag di nyo nilagay yung spacers, kakalog yung crankset nyo. So gaya nga ng sinabi ko kanina, ang kailangan ko isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kabit na natin tong nasa drive side or yung nasa right. Ang pagkabit naman dito, kabaliktaran ng nasa kabila, which is nasa non-drive side. Dito is counterclockwise. Ang pagbaklas naman is clockwise. So gaya nga ulit kanina, gamitan muna natin ng kamay, wag muna ng tools para hindi masira yung tread. Pag okay na, pwede nyo na siyang gamitan ng tools para diinan nyo. After natin ma-install yung bottom bracket, lipat na tayo dito sa crankset. Bali, itong crankset na to is ang tawag GXP crankset, gaya nung nabasa ko. Then nakita ko rin sa mga ibang YouTube na in-upload, GXP din naman yung sinabi nilang tawag. Hindi siya hollow tech or square tapered or yung octalink, hindi rin. Bali, first time ko lang na-encounter tong crankset na to. Bali, parang SRAM style kasi siya. So simulan na natin ikabit to. So yung mga kailangang spacers is eto. So pakita ko sa inyo isa-isa yung mga spacers na kailangan. So ang style kasi ng crankset na to mga kapadyak, yung spindle niya is nasa non-drive side. Kaya malilito talaga kayo kung galing kayo ng hollow tech, kasi yung hollow tech is nasa drive side. So unang gagawin is grasahan muna yung spindle. Kahit unting grasa lang yan, okay lang yan kasi matutulak din naman eh. Dahil sa sikip nung bottom bracket. Itong una kong nilagay is para sa pressure. Once na nailock na yung sa drive side dun sa spindle, yung sa loob nung lock nun, lalapat yun mga kapadyak, bali bibilog na lang siya. Then yung next yung 3mm na spacer. Bali hindi nyo pwedeng hindi ilagay yun. Kasi yun yung magsisilbing spacer para sa frame nyo at saka mismo sa crankset. At saka yun yung paglagyan ng o-ring. Yung o-ring yun yung magsisilbing cover nyo para hindi mapasukan ng tubig yung bottom bracket nyo. And then pagkatapos, ipasok nyo na, itulak nyo lang ng maigi. Lipat na tayo dito sa kabila. Kabit na natin to naman sa drive side or yung sa may chainring na banda. Bali, yung pagkabit nyo dapat opposite, hindi ganyan ha, kasi papadyak kayo ng sabay. Bali, una nyo munang ikakabit, huwag nyong kakalimutan is itong o-ring. Ito yung magsisilbing spacer para hindi magdikit yung bottom bracket saka yung crankset nyo or yung dito sa may drive side. Then ipantay nyo na, tapos i-thread nyo lang. Huwag nyo munang gagamitin yung sa maliit, bali yung sa mahaba muna para medyo malambot lang. Hindi nyo kailangan ng puwersa. Kapag hindi nyo na siya maikot, ilipat nyo na, doon na tayo sa maliit. Then iikot nyo na, higpitan nyo mabuti. Mas maganda yung paghigpit nyo is yung payakap, yung paganyan na style, kasi mas maihigpitan nyo ng matino yan.
Bali una, puwersahin nyo muna. Pag di nyo na kayang puwersahin ng ganun, mas maigi na, iyakap nyo na. Mas mapuwersa yun compare dun sa tulak-tulak ng dalawang kamay. So, pag naikabit na, okay na yan. Dapat ganito yung kalalabasan niya mga kapadyak. Smooth dapat yung ikot niyan. Pag hindi smooth yung ikot, ibig sabihin, nagdidikit yung bottom bracket saka yung mismong crankset. Ibig sabihin, may kulang, kulang yung spacers niyo sa crankset or yung sa bottom bracket rather. Ibig sabihin, ikabit niyo yung isa. Kahit ako, nalito ako sa pagkakabit dito sa Pobno Ghost na crankset. Talagang pinag-aralan ko muna kasi sobrang kakaiba siya compare sa Halotech na crankset kasi SRAM style na siya eh, or SRAM. Yun na yung style kasi ng crankset na to. Idagdag ko na to mga kapadyak yung pagkakabit ko ng crank arm sleeve. Bali, ang brand dito is Enly. So yan, ganun lang. Madali lang naman ikabit yan mga kapadyak. Iwas gasgas sa crankset natin kasi yan yung tumatama sa lupa or sa simento. So bago natin ilagay yung promend na pedal, gasahan nyo muna yung tread mismo sa may crankset para hindi ma-lost tread. Saka madali lang ikabit, smooth. Tapos grasahan nyo rin yung tread nung pedal nyo para madali lang talaga siya ikabit, madulas. Always remember na kailangan natin talaga ng grasa bago natin ikabit yung mga piyesa natin, lalo kapag sa ite-tread. Ite-tread na type ng mga parts nyo. Kasi pag hindi nyo nalagyan ng grasa yan, tapos metal to metal, mahihirapan kayo dyan. Talagang malulost thread nyo yung paglagyan. So paglagay nyo dito sa non-drive side is counterclockwise. Tapos sa kabila, clockwise. Yun lang yun mga kapadyak. Hoping na naipaliwanag ko ng mabuti dito sa video na to yung pagkakabit dito sa Pobno Ghost na crankset. Kasi sobrang tricky na ito ikabit. Ang dami niyang spacers, unlike sa Halotech or sa square type na bottom bracket lang, tapos allen bolts, then tamang lock nut. Tapos sa Halotech naman, tamang higpit sa bottom bracket, then yung crank arm bolt, yun lang. Tapos higpitan lang yung allen. Pero dito, may mga spacers pa na kailangan, yung dalawang o-ring, may 3mm pa na spacer. Bali, bago kayo bumili nito mga kapadya, consider nyo muna na alam nyo na muna siya ikabit. Para iwas gastos ba? Sayang pa yung labor kapag pumunta kayo ng bike shop para ikabit sa mekaniko. Kung kaya nyo naman, di ba? Maigi rin na tutunan natin yung magkabit mismo tayo sa bike natin. Sayang kasi yung mga labor na binabayaran natin sa mekaniko. Kung kaya naman natin tutunan, bakit hindi? So, ito lang para sa video na to. Sana nagustuhan nyo. Salamat sa panonood!